umaga mga kabirada. Nandito muli tayo, gagawa ulit ng truck. So may problema yung truck. Ayaw gumana ng boom. So titingnan natin kung anong problema. So tinignan natin dati. Malamang computer ang problema sa malamang. So medyo titingnan natin kung ano talaga yung naging problema. Ang error E81. So sa computer, ang ating computer box yung ating problema sa ngayon. So titingnan natin kung mahuhuli natin yung problema. Bali, hiramin natin yung main CPU nito para ilipat dun sa may problemang unit. So gagawin natin, isisave muna natin yung data ng computer para maibabalik din natin after natin matesting, ibabalik natin yung data. Kaya ang gagawin natin, isisave natin yung stock na data niya. Isisave natin dito. Alright? Para pag ano, babalik din natin. So ayan, punta tayo sa data save. Then I start to receive all tables. Yes. Alright. So pasensya na sa kamay, ganyan talaga kaming masisipag. So yun na nga, bali lalagyan lang natin ng file name kung ano yung truck number niya. So ito, RC3875. So ilalagay natin dito RC3875 based then yung date ngayon 09/04/21. Alright, then enter. Dito save for a moment. So nagsisave na siya ngayon mga kabirada. Dito save finish. So alright na. So finish na yung ating pagsisave. Enter. Then pwede na natin baklasin yung main CPU. Alright? So, baklasin na namin yung main CPU. Ito yung main CPU nya. Yan. Yan ang ililipat namin dun sa isang unit. Okay? Baklas na. So ito na nga, nabaklas na namin yung mga connector. So may kanya-kanya siyang kulay and kanya-kanya rin siyang sizes. So hindi tayo malilito kasi may mga sarili-sarili siyang kulay saka yung mga laki, yung mga size niya. Ganun din sa kabila. Right? So ang problema lang kung color blinds kayo, yun ang problema. Okay. Okay. Yan, tanggal na mga kabirada. Ilipat na namin doon. So ito yung itsura ng ito yung itsura ng main computer box ng man-lifter truck. Okay? So ito yung aming ililipat doon. All right. So yun na nga, pupunta na kami doon sa aming ginagawa. At ililipat namin itong computer box na hiniram namin dun sa kabilang unit. Okay. So ito na nga yung aming ginagawa. Bali kasi yung findings ng aming analyzer, ang problema is yung main CPU box. Okay? So ikakabit na namin dito. Ayan, dito na may ikakabit sa pwesto na to. Initira na ng aking binibira na ng aking kasamahang masipag. Ayan,
Inakabit din namin yung main CPU box. Yan, medyo dukutin lang yung tornilyo. Hindi kami nakadala ng socket wrench. Mas maganda sana kung may socket wrench. Kasi dukutan masyado. So yun na nga mga kabirada. Naikabit na namin yung main CPU. Din yung sub CPU. S1C. So ang gagawin natin, i-da-download natin yung data nitong unit na to sa hiniram natin computer box. Alright. So ayan, data write enter natin. Then hanapin natin lalabas dito yung ano, yung file name niya, file name ng truck na to, RC3993. Okay? So antayin lang natin lumabas yung file name saka natin i-download yung data. All right? Okay, so yun na nga, lumabas na yung ano. Hanapin lang natin yung file name ng truck. RC3993, yun ang i-download natin na data. Okay, yun 3993. So ito siya mga kabirada, 3993. Press natin, dito na siya. Okay, nakuha na natin yung data niya, saka natin i- rewrite yung kanyang data. Just press enter. Nagbabasa na siya mga kabirada. Antayin lang natin matapos. Yes, yun na nga mga kabirada. Yan, nagbasa na siya. Tapos na nating ma-download yung kanyang data na 3993. So tingnan natin kung may error pa doon sa ano, kung may error pa lumalabas. So ayan, wala na siyang error. Usually pag may error, may makikita ka dito ang letter E as an echo. E, kunwari E28 yun. So ngayon wala na siyang error. So meaning sira talaga yung M2A. Yung M2A meaning yung main CPU. Alright, so ngayon ang gagawin naman natin ngayon, i-recalibrate natin yung mga sensor to refresh the data. Alright? So, update lang. So, sa ngayon, i-recalibrate natin yung mga sensor para ma-refresh yung kanyang data. Alright?
So yung una natin ginawa, in-adjust natin, ni-recalibrate natin yung ano, yung jack muna. Yung jack slider, sensor ng jack slider. Tapos na tayo sa jack slider, gagawin natin yung boom naman. Boom link sensor, alright? Next ang ating kakalibrate yung boom length sensor, yung extend niya. Alright. Sasagat natin yung up niya. Saka natin input yung kanyang zero data pag naka-retract yung boom. Okay? Kailangan 00 siya. Okay, enter natin yung kanyang data. Then write. Writing completed. Okay. So next natin, extend yung boom. Sagad na extend yung boom. Kukunin naman natin yung data nung extend. Alright. So sagad na yung ating boom, saka natin input yung kanyang data. Ayan. So ayan, bali nakuha ko na yung ano, yung data ng full extent niya. So ang susunod natin yung boom angle naman. Okay. Punta tayo dun sa boom angle sensor. Okay. Ito ako muna siya. Ako muna. Okay nga mga kabirada, bali kukunin naman natin yung angle sensor niya. I-pull down natin. Hold it down doon sa likod. Full retract and then pull down yung kanyang boom, naka-down. Yan, ilagay natin yung data ng kanyang pull down, yung pull down angle niya. I-encode natin yung kanyang data. So negative 16.8, so gawin na lang natin ng 15. Negative 15.0, then enter. Yan, write data, write parameter, then writing is completed. Okay. So next natin, fully up yung kanyang full angle niya. Up. Sige na natin susunod.
Enter natin yung kanyang fully race nya. Yan, naka fully race na siya. So enter data. Right point parameter, writing completed. Alright. So sa ngayon, kompleto na yung ating recalibration ng mga sensor. So ang gagawin natin, kukunin natin ngayon ng error log. Kung mayroon pang error, dinirace natin. After nun, itetesting natin full operation. After ng full operation, kukuha ulit natin ng ano, ng error, kung may lalabas pang error. Alright. Peace out. Kaya testingin na ng aking partner. So, full operation testing. Ah, may error eh. 'Patigil-tigil yung extension. Extendo. Tapos nag-i-indicate dito. Kapawin natin. Anong nararamdaman mo? Pagka nagpo-extend ako, patigil-tigil. Titigil-tigil. Ayun yung nakita akong problema. So sige, tingnan natin kung lumalabas sa error sa analyzer. Right? So, mga kabirada, tayo muna kami. Tom Goods na, Tom Goods. Gandang tangali. Kabirada, bali ito yung aming kukunin, papalit doon kasi nagluloko kanina yung ano, boom link sensor. So, ipapalit namin ito doon sa truck na aming ginagawa para magamit na. Okay, so ito kasi yung truck na to, naka-tenga. So yun na nga, bali papalitan na namin to, itong boom link sensor ng boom. So ito yung nagluloko kanina, mga pan-testing, na-testing na pumuputol-putol yung operation. So ito yung papalitan namin.
Then ikakalibrate ulit namin saka pole testing ulit. Okay? Alright. Bali na palitan na namin ng boom link sensor. So kasalukuyan ang tinetesting ng kasamahan ko. Yan, in-extend na. Titingnan namin kung lalabas pa ba yung error ng boom link sensor. Pag di na lumabas, yun na. Tapos na tayo mga kabirada. Napalitan na namin na main computer box. Na-recalibrate na rin namin yung mga sensors. And yung huli, bali nagka-problema yung boom link sensor. Kaya nag-swap ulit kami ng boom link sensor. So as of now, tinetesting namin kung magkakaroon po ba ng problema. Ayan, kasalo ko yung tinetesting. So mamaya malalaman po natin kung pag-check po ulit natin dito sa aming analyzer kung lalabas ulit yung error. Right? Kaya tetestingin ulit ni Kabira yung operation sa upper control. Naramdaman ka ba sa operation sa taas? Ngayon wala na. Maayos na yung operation. Hindi na patigil-tigil yung pag-extend. Alright. Tuloy na. Okay. Kaya wala na sigurong error. Sige. Tingnan natin kung may lalabas pa dito sa ating analyzer. Okay. Ayan na. So ayan, titingnan nga muna natin yung yung error, kung may lalabas pa ba error yun sa ating analyzer, dito sa ating analyzer. Kasi yun nga, wala na naramdaman si tropa sa taas, normal na lahat ng operation. Okay, so tingnan na natin kung may lalabas. Ayan, waiting tayo kung may lalabas pa ba. Yun! Error has been found. Yeah, so okay, nice get. Bali, okay na yung aming gawa ngayon. Sige mga kabirada, maraming salamat sa iyong pag-antabay. Shout out sa mga followers ko. So ayun na mga kabirada, bali natapos din namin yung aming gawa. Bali kasama ko si Henry, aking partner. So medyo mahirap yung aming troubleshooting sa ngayon kasi inabot na kami ng alas 2. Alas 2:30 na. So
So, ang ginawa namin, yun nga, palit na main CPU, dinapalit ng homelink sensor. So far, so good. Nakuha namin lahat. May gagamitin na naman yung ating mga magigiting na lineman para sa kanilang trabaho. Yes. So, yun lang. Salamat sa aking partner, Henry. So, peace out!